Ay mga kapatid, happy Sabbath po sa inyo, mga kapatid. Anong petsa ngayon? December 2. At alam niyo naman ay ang paligid ay abala sa darating na nung araw yon. Alam ng marami ay Pasko na kung saan ay inaantay ng maraming kababayan natin. Subalit sa ating pag-aaral ngayon, ito po yung ating papaksayin na kung saan ano ba yung malalim na kahulugan ng Pasko na kung saan ay ating pag-aaral ngayong umaga, mga kapatid. Tingnan po natin sa screen natin, ang title natin ay Wonderful. Dapat sana niyan, Merry Christmas. Pero binago ko sapagkat ito yung nakalaman po sa talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. Alam nyo, maraming kapatid ang nagtatanong, bakit itong Christmas ay nadidinig natin sa loob ng church? Totoo naman pong merong Pasko, merong ipinanganak na kung saan ay ating inaalala. Subalit, ang mahalaga po ay yung kaalaman natin na itong Pasko ay hindi po natin ipinagdiriwang sapagkat di tayo naniniwalang December 25 ay araw ng kanyang kapanganakan. Hindi po tayo naniniwala doon. Yung ginagawa nating pagkakalam natin ay yung okasyon natin dito, yung kala nating Christmas party. Ang title po noon ay Year-End Fellowship. Ang totoo po niyan, araw-araw Pasko. Kaya ito po ipinili ko sapagkat ngayon alam natin na balisa tayo tungkol dito, pero ang dapat isipin natin mga kapatid, araw-araw Pasko sa atin. Kaya kung gusto po ninyo magregalo sa akin, sa mga kapatid, welcome kayo kahit na hindi December 25. Pwedeng mangyari yan. Alam niyo ba yung meaning ng mga Christmas? Ang Christmas daw ang meaning nito ay Christ sent. Yung isinugo sa atin ng Panginoon dito. At yung tanong na bakit tayo nagtitipon pagka December 25? Kasi po itong December 25 hindi po natin sineselebrate na birthday niya. Ito po ay ginagawa natin sapagkat yung December 25 pula po sa kalendaryo. Ibig sabihin, holiday. At yung panahon na yan, yung mga kamag-anak natin, panahon para dalawin tayo sa saan tayo narun lugar, tayo man pwedeng dumalaw sapagkat yan ay holiday. At hindi po yan, hindi po yung December 25, hindi po holiday. Maliwanag sa atin mga kapatid, December 25, hindi po holiday, kundi holiday, pula lang sa kalendaryo, panahon para tayo magtipon, mga kamag-anak, makita natin, kung dadalaw sa atin ay pakita natin tayo ay hindi nawawala ng pagkain sa bahay natin, pakakainin natin. Ano pa, maliwanag yon. At alam niyo naman yung holiday sa Bible, ito po yung Sabbath day. Kaya every Sabbath ay pwede na sabihin Christmas day eh. Ito yung panahon para tayo ay magsama-sama, at magmahalan, magibigan bilang magkakapatid. Ano po? Itong pag-aaralan po natin ay may pamagat na wonderful. Ito ay parang kamag-anak ng beautiful eh. Wonderful. Ang Tagalog po nito ay kahanga-hanga. Tingnan po natin sa Isaiah 9:6 yung ating talatang pagsasaluhan po ngayong umaga. Yan po yung sinasabi dyan. At inalam ko kanina, palagay ko nakikita naman sa likuran, yan po yung sinasabi sa Isaiah 9:6. Ang sabi dyan, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay naatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Alam niyo, nasabi daw si Elder Alfred, ito yung kanyang talatang binahagi sa atin. Ang kanyang ginamit, yung huling bahagi, Pangulo ng
Prince of Peace. Ano po? Pangulo ng kapayapaan. Ang akin naman itong unang bahagi, ito pong tinatawag na Wonderful. Kahanga-hanga. Yan po ay limang pangalan ay binigay ng ni Isaiah sa kanyang isinulat dito po sa Isaiah 9:6. Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, at saka Prince of Peace. Yan pong lima na yan ay unahin natin yung una muna, yung Wonderful, yung kahanga-hanga. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Dito po sa kahanga-hanga ng ating pag-aaralan ngayon, Wonderful, tingnan po natin doon sa buhay ng Panginoon yung isinulat ni Isaiah tungkol sa kahanga-hangang nagarap sa kanyang buhay. Una po, sa kanyang kapanganakan. Kapanganakan ni Jesus, tingnan po natin. Next. Yan po yung apat na bagay na binabanggit po sa talata sa atin. Sumulat si Jesus tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Una. Pangalawa, tungkol sa buhay ni Jesus. Pangatlo, tungkol sa kamatayan ni Jesus. Pangapat, hula sa pagdating ng kaharian ni Jesus. Yan po yung apat. Pag natapos na tayo dyan, Sister Nena, tapos na tayo. Pag natapos yung apat. Kaya tingnan natin sa una, yung kapanganakan. Ano ba yung kahanga-hanga sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus? Tingnan po natin sa talata. Next. Jesus was wonderful in His birth. Tingnan natin, ano ba yung kahanga-hanga sa kapanganakan ng Panginoon? Tingnan po natin na sinasabi. Operator. Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito. Isang birhen ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano po yung kamangha-mangha doon, mga kapatid? Sino po sa inyo ang nanganak na birhen? Merong tataas ang kamay? May nanganganak dito? Meron ba, mga kapatid? Kaya isipin natin, nung ipanganak siya ay kamangha-mangha sapagkat siya lang ang ipinanganak ng isang babaeng birhen. Merong nanganganak, kahit walang asawa, pero hindi birhen. Kaya pinakikita po din, mga kapatid, yung kamangha-mangha doon, makita po natin na siya ay ipinanganak ng isang birhen. At pinakikita po dyan na mahalagang bagay na makita natin, mga kapatid, yung ano ba yung kahanga-hanga sa Paskong dumating sa buhay natin. Yan po. Isa dyan yung kapanganakan ni Jesus, ipinanganak siya ng isang birhen. Sabi niya, tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel, at kung liliwanagin niyo yung pinanganak, siya po ang Diyos sumasa atin. Ano po? Yan ang pinakikita dyan. Ikalawa. Ito pa, may kasunod po pala yung kapatid. Meron tatlong bagay na kahanga-hanga pa bukod sa birhen. Tatlong milagro na naganap sa kapanahon na ng kapanganakan niya. Tingnan po natin yung tatlong miracle na yon. Una, ipinanganak siya, ang dumalo sa kanya, hindi yung kamag-anak. Ang dumalo sa kanya, yung mga anghel. Sino sa atin ang ipinanganak dito yung dinalo ng anghel? Di ba? Kaya miracle eh, di ba? Yung hirap ng pagdadala sa kanya sa Bethlehem. Alam niyo yung kanyang nilakbay, napakalayo. At naglalakbay, buntis pa si Maria. At sa paglalakbay nila, laking hirap ang inabot nila. Pagkatapos, naglakad pa ng malayo, dito sa atin, merong buntis na mga anak, hindi naglalakad. Sumasakay sa sasakyan, kung may kaya, kumukuha ng ambulansya, sir, di ba? Pero siya ay naglakad ng malayo, pagkatapos ay
Nung pumunta siya rin sa, pumunta sa lugar ng panganganak niya, wala pang nagpatuloy sa kanya. Walang tumanggap para patuloy siya. At ang nangyari ay dinala siya doon sa Sabsaban. Doon siya pinanganak sa mabahong Sabsaban, marumi, sapagkat ang nakatira doon ay mga hayop. Yan ang hirap niya. Pero ang maganda po dyan, mga kapatid, nung ipanganak siya, yung hirap niya, alam ni Mariano, yung kanyang ipanganganak ay, bukod sa kanyang anak, ay anak pa ng Diyos. Kaya milagro eh. Pangatlo, ng mga anak si Maria, ang dumalaw sa ating Panginoong Jesus, ay yung tatlong pantas. Ang sabi ng iba dyan, tatlong hari eh, pero walang hari, pantas yun. Sino sa atin ang pinanak dito, dinalo ng tatlong pantas. Karaniwan dumadalaw sa atin. Pero makita natin mga kapatid, ang hirap ng Panginoon dito sa atin ay gano'n na lang, ang hirap ng kanyang ina at dinanas ng ating Panginoon. Ayun ang kamangha-mangha mga kapatid na nangyari sa kanya. Yung siya ay ipinanganak sa Sabsaban at siya po ay nanatili doon na kung saan ay napakahirap ng kanyang dinanas. At sa pangalawa, sabi doon, Jesus was wonderful next in His life. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon hindi na natili doon sa mabahong lugar, sa Sabsaban. Kundi siya po ay nabuhay ng alam nating merong ginawang kahanga-hanga para sa atin. Ang kahangahang sanggol sa Sabsaban ay isang milagro. Si Jesus ay hindi na parito para manatili sa Sabsaban. Ang kanyang pagsilang ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos sa atin. Sirasamba natin ang walang kasalanang tagapaligtas na tumutulong sa tao sa mga sakuna. Yan po sinasabi diyan sa Isaiah 32:2. Kublihan daw natin, nasabi dyan, at isang lalaki magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin at kalungan sa bagyo. Gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim na malaking bato sa kinapapagurang lupain. Yan po sinasabi dyan, siya po ay tagapagtanggol natin. Tulad siya sa kublihan sa mga sakuna na dumadating sa buhay natin. Pagka may bagyo ay tumutulong sa atin. At pagka sa kakulangan ng tubig ay siya ay nagsasupply sa atin. Yan po ang pinakikita sa talata sa atin, sa kanyang buhay. Pangatlo. Next. Jesus was wonderful in His death. Yung kahangahangang ginawa ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Meron bang namatay sa atin na kinuha yung lugar ng mamamatay? Nagpresenta para siya ay magtanggol doon sa dapat mamatay. Ang sabi diyan, Isaiah 53:5-6, si Kristo na walang kasalanan ay namatay para sa makasalananan. Ang sabi ng sa Hebreo 11:27, ang tao mamamatay na minsan pagkatapos ay paghuhukom. Pero namatay ang tao, huhukuman sapagkat siya ay makasalanan. Pero ang Panginoon, sabi diyan, si Kristo na walang kasalanan ay namatay para sa makasalanan. Siya ay namatay, dinala ang ating kalungkutan. Siya ay namatay bilang kapalit natin. Lahat ng ating kasalanan na ipinasan sa Kanya. Isaiah 53:4-6. Yan po ang binabanggit ng talata. Kaya yung kahanga-hanga dyan, wala pong ganyan na tumubos sa makasalanan para siya mamatay para sa kanila. Kinuha yung lugar natin, mga kapatid. Kaya yan ang miracle, yan ang wonderful sa kanyang kamatayan. Next. Pangapat po, Jesus will be wonderful in His coming kingdom. Si Kristo raw ay higit na magiging kahanga-hanga sa kanyang
nalalapit na kaharian ng mga kapatid. Dito sa buhay natin mga kapatid, ang sabi diyan, Isaiah 35, siyang namatay at nabuhay na maguli ay muling paririto. Yan ang sabi sa atin. Muling babalik ang Panginoon. At alam naman natin, ulit-ulit na didinig natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi diyan, kahit magulo ang sanlibutan natin, maraming mga pagsubok, hirap na dinadana sa kanyang mga anak. Ang sabi doon, huwag maglumihan na ng inyong puso. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang anak. Ang sabi doon, tayo raw ay kanyang babalikan. Babalik siya para ipaghanda tayo ng tahanang uuwian natin. Muling paririto. At ang ikalawa, siya'y magbabalik upang maghari. Yan ay bilang katuparan sa ng pangako ng Panginoon kay Maria. Yung ipanganganak niya ay magiging hari ng mga hari. At pangatlo, maghuhukom, Matthew 25:30-40. Ihiwalay ang kumikilala kay Jesus at hindi kumikilala. Tingnan po niyo yung talata dyan. Pag-ihiwalayin. At pagka pinag-iwalay ay makikita natin ang mangyayari. Ang sabi dyan, next, sino yung magmamanan ng kanyang harian? Bago yan, tingnan natin mga kapatid ang istorya. Pagbabalik ng Panginoon, pagbubukod-buko rin, yung mga taong kanyang dadatnan. Isa ay ibubukod yung mga tupa at ikalawa, ibubukod yung mga kambing. Ano mga kapatid? Yung tupa, sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y walang damit, ako'y inyong dinamtan. Ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan. Ang sabi ng kausap ng Panginoon, kailan Panginoon nangyari sa iyan? Ang sabi ng Panginoon, ang isa mang gumawa sa isa sa pinakamaliit na aking mga anak at inyong kapatid ay sa akin ninyo ginawa. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa mga nasa kanan, ang sabi diyan, sino magmamana ng kanyang harian? Kung magkagawin sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, ang sabi, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sino magmamana? Yung nasa kanan, sino to? Brother Romy. Yung pagdating ng hapon ay Nando City Jail, dumadalo sa mga bilanggo. Diba? Nagpapakain tayo. At siguro pag kami dami tayong pamimigay dyan, pwede natin bigyan. Lalo nga yung, alam nila, yung Pasko, kala December 25, ay mag-aantay sila na ibibigyan natin sa kanila. Yan ang pinakita mga kapatid sa atin. Pero doon sa nasa kaliwa, sabi doon, sasabihin ng Panginoon sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng aking ama, at manahin ninyo ang apoy na walang hanggan. Kaya sana mga kapatid, pagdating ng Panginoon, ay nando tayo sa lugar ng Panginoon. Lugar ng kanan. Lugar na magmamana ng kanyang kaharian. At alam naman natin mga kapatid, tulad ng binanggit ko, ang Pasko, hindi tayo naniniwala ng December 25. Ang Pasko ay pinagdiriwang natin kasi siya'y isinugo sa atin para iligtas tayo. At ang mahalaga doon mga kapatid, yung namatay at nabuhay na maguli ay muling babalik para maghukom. At sana sa kanyang pagbabalik ay masumpungan tayo sa lugar ng Panginoon, gawing kanan, nasa lugar ng mga tupa na kung saan ay alaman natin yung tupa. Mga tupa ay hindi pala away. Sister Reda, yung kambing pala suwag. Ano? Kaya sana ay masumpungan tayo. At dito sa binabanggit sa atin mga kapatid, sa kahariang inyanda ng Panginoon, ngayon kung susundan nyo sa atin, isinusulong sa
sa karawan ni Bonifacio nung itong nakaraan, nung 30, marami nagrarally. Ang gusto nila, mabago ang gobyerno natin. Isinusulong yung revolutionary government, kakambal niyan yung federalism. Gustong mabago yung gobyerno natin para maalis ang problema rito sa atin. Alam mo mga kapatid, talagang malaking problema sa lipunan natin. Kaming mga barangay chairman ay sakit ng ulo. Ang talagang nakararating sa amin sa mga problema ang nangyayari sa paligid natin. At alam niyo naman ang mga barangay official, ito po yung pinakamababang lugar ng LGU na kung saan ay naglilingkod sa atin. Kaya mga kapatid, pagdating ng Panginoon, ewan ko kung meron pang barangay chairman, sir. O kaya, sabi ko, ito kasi yung binahagi ko ito mga kapatid, nung magkaroon ng barangay assembly sa barangay namin, binahagi ko na rin. Kasi malayo pa eleksyon, nag-aaway na yung mga gustong pumalit sa akin. At binanggit ko to, pagdating ng kaharian ng Panginoon, wala nang eleksyon. Kasi forever and ever ang kahariyang hihanda ng Panginoon. Hindi napapalitan yung gobyerno ng Panginoon. Mananatili na yan at mapalad yung magmamana ng kanyang kaharian. At sa pagpaputuloy mga kapatid, bago ko matapos, gusto kong pakinggan natin yung kumanta ko ninyo mga kapatid, baka nakita nyo, Bautista Twin. Yan po ay apat yung mga nganta ko na yan, kaya lang yung dalawa, busy. Yung aking, yung kumakaway yung bunso ko doon, sa likodan. Kanina pa nakikita. And wala pang dalawang taon, kumakanta na rin. Pagka tinuro ng kanyang tita na nag-aalaga sa kanya ay, kanyang ate ay kumakanta na rin. At anya siya. Kaya lang atrasado. Kanina silip ako ng silip. Yung kumanta po kanina ay apo ko yan na kambal. At yung dalawa na yan ay inirequest ko na kumanta sa panahon ng pagsalita sapagkat alam nyo naman, wala namang forever sa atin, di ba? Sa barangay, wala rin forever, mga kapatid. Ngayon, punong barangay ako sa barangay ko, pero pagka naka-election sa Mayo, tapos na yung termino ko, kami ni Chairman Lopez ay punong kahoy na. Hindi na punong barangay, sapagkat papalitan kami. Walang forever po. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon, talagang marami tayong kapatid na pwedeng maglingkod sa ating Panginoon. Pakinggan natin mga kapatid yung tugtugin ng aking isang apo na nandyan na nirequest ko yan. Dapat sa Bulacan sasamba pero sabi ko, nadinig ito tugtog siya doon sa Chong Church at nadinig ko yung tugtog at sabi ko ay tama naman yan. Pero bago tugtugin yan ay nakuha ko po yung Tagalog version ng kanyang tugtugin na Amazing Grace. Alam niyo yung Tagalog na yon? Nakita ko sa Facebook ng kanyang nanay. Biyayang kahanga-hanga na sa akin nagligtas. Bulag dati at walay nga, ngayon ay nahanap. Ang pumoko sa aking takot ay siya rin lumingap, biyayang aking inirog mula ng mamulat. Sa marami ng panganib na aking itinawid, biyaya niya upang maghatid sa tahan ng langit. Pangako niyang binitiwan, pinangahawakan, katagang siya ay aking yaman sa sandaigdigan. Pero pang isang istansa dito, sabi doon, pag natapos na ang buhay, oras ng pagpanaw, meron sa akin nakalaang payapang tahanan.
ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Siya ay maghahari forever and ever. Ano po, yan ang binabanggit sa huling bahagi. Conclusion. Next. Yan po yung ating pinag-aralan, mga kapatid. Medyo tandaan po natin, yan ang diwa ng Pasko. Yung kamanghamanga, kahangahanga na kung saan ay nangyari sa buhay ng Panginoon. Jesus is wonderful in His birth. Bakit kahanga-hanga? Balikan natin, mga kapatid. Kasi ang kanyang nanganak sa kanya ay isang birhen. Wala pong ganyang nangyari. Pangalawa, Jesus is wonderful in His life. Yung kanyang buhay ay hindi na natiling mahirap. Siya naging hari ng mga hari na kung saan ay sa kanyang pagdating, ang sabi doon, sa kanyang pamumuhay dito sa lupa ay nagaling ng kanyang buhay at nagliligtas sa atin sa panahon ng sakuna. Jesus is wonderful in His death. Sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa. Pangapat, Jesus is wonderful in His coming kingdom. Pagdating niya, forever na yung kanyang kaharian, na kung saan ay hindi na tayo boboto kung kani-kanino, at makikita natin ang problema sa sanlibutan ay lulutasin ng ating Panginoon. Na mga kapatid, maliwanag po, yan ang apat na ginawa ng Panginoon. Kaya sabi sa atin, ang tanong sa atin lahat sa mga ito, mga kapatid, si Jesus ba ay kahanga-hanga sa iyo? At sabi diyan, ang tugon diyan ay magtiwala tayo sa Kanya at makikita nating kahanga-hanga siya sa atin, mga kapatid. Magtiwala tayo. Kaya ang binabanggit sa atin, sana mga kapatid, tayo ay humanga sa ating Panginoon. Makita natin yung kahulugan niyan. Next. Ang sabi diyan, to God be the glory, mga kapatid. Ang sabi diyan, to God be the glory, praise the Lord. Purihin natin ang Diyos sapagkat dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay ng ating tinatak dito sa libutan. Dumating man ang panahon, dumating ang paghihirap. Alam natin, sabi nga sa atin, pagdating ng kanyang kaharian, yung kantang no more, no more tears, no more death, at ang pangako sa atin ay kanya tutuparin sapagkat Diyos ang nagsabi sa atin. Kaya mga kapatid, sa magang ito, start na 11:25. Tayo magtatapos. Sana mga kapatid ay inyong kalimutan. Merry Christmas sa inyo lahat. Inuulit ko, ang Pasko ay araw-araw. Pwede po tayong magmahalan, magbigayan sa araw-araw. At inuulit ko mga kapatid, ang December 25, hindi po tayo naniniwala ngayon ang birthday ng Panginoon. Kaya lang tayo nagsasaya tulad ng nasa palibot sapagkat meron namang totoong nangyari na merong Pasko. Pero nagse-celebrate tayo mga kapatid, nagtitipon tayo hindi sa kanyang kapanganakan, kundi ito po ay pula sa kalendaryo. Pag pula sa kalendaryo, ano tawag dyan? Holiday. Panahon para magsama-sama at tayo ay bilang magkakapatid, sa laman at espiritu, magkaroon ng fellowship. At huwag natin kalimutan, mga kapatid, ang holiday, hindi Christmas Day, kundi Sabbath Day. Kaya purihin ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa iglesyang alam nating babalikan ng Panginoon. Yung pamangkin ni Sister Romano nandyan, nakangiti sa atin. Sana ay huwag tayong manghinawa. Sabi doon ay no more tears, no more pain. Papalitan tayo ng bagong puso ng Panginoon pagdating niya. Pagdating sa kanyang kaharian, forever and ever, tayo ay mananahan doon. Happy Sabbath, mga kapatid!